At kung Army naman ang nagpakalat niyan, o di magpasalamat tayo sa Army. Di ba? Maraming salamat sa totoong naming mga bayani. Di ba? At kung sino man, kung hindi Army yan, kung sino man, ako yan, isusulat ko pangalan ko yan. No? At saka kasi binigyan niya tayo ng isang malaking serbisyo sa mga kababayan natin na muntik na iboto pala ito mga miyembro ng teroristang organisasyon. Wala pong krimen pag kayo pinangalanan. Yes. Wala, there's no such thing as red tagging. Correct. Hindi kayo nilalagay sa kapahamakan. No, dahil yan ang sinabi na ng Supreme Court, Regional Tryon Court, Court of Appeals, lahat ng mga hukuman natin. No? So, kung sino man ang nagpakalat noon, no, binigyan niya tayo ng malaking serbisyo kasi napakahirap ngayon, eh, marami nakamaskara ngayon, di ba? Hindi natin alam kung sino itong mga tumatakbo na ito, but at least in that part of Iloilo ay nabigyan tayo ng ano, natanggalan Correct. Ng maskara. Agree. Correct. Sir, your reaction to this revelations and insights na sinier namin. Wow. Tama po yun, ano? Ito nga pong flyer. Ang flyer na ito nagkaroon ng kunting kaluskos doon sa siyudad ng Iloilo City, no? Dahil nga po dito sa mga pangalan na nailagay doon sa flyer. Tama po yun, no? Kung susuriin natin at titingnan natin yung background ng mga taong ito, kahit papaano po malaman natin na nagkaroon po sila ng kahit konti affiliation at naging involved po din sila sa mga organisasyon na may contact din, no, sa CPP. Particularly nga po yung Kaisog. But then again, ating po, opo, yung ating pong 3rd CIMO Battalion, basically, yung anim po doon ay na-engage na po natin, na nakausap na po nila. In fact, yung after na lumabas po yung flyer, tatlo po doon, no, ay tumawag kaagad sa atin sa 301st Brigade at nagkipagtulungan, naghingi ng advice kung ano po yung gagawin nila, no, pagdating dito. At si Talibo po talaga is self-confessed naman po talaga yon, openly. Sinasabi niya po talaga yun na dati siyang membro ng NPA at sumusuporta sa NPA. At bagkos sa pinaglalaban pa rin niya, no, yung prinsipyo ng kanyang sir, anak. Question. No, which is parang, Sir, pwedeng patanong, I'm sorry, interrupting you, sir. Ha? Pero itong si Talibo pala, lakas pala ng loob niya, inaamin pala niya na miyembro siya ng teroristang organisasyon. So what's stopping our government from putting on handcuffs on this terrorist and putting him behind bars? Kasi yan ay nilalabag niya ang anti-terrorism law at saka marami mga batas. This is a terrorist organization. Ang lakas pala ng loob nito. Ang magpapatigil sa mga ito ay ang batas talaga, eh. Nakita mo naman, no, ang kapal pala ng muka. Talagang sinasabi pa niya at tahasan niyang sinasabi. Pero kasi ako, kung ako ay komunistang terorista at kaya kong sabihin yan at wala naman nangyayari, ay talagang sasabihin ko yan. Kumbaga parang ide-dare ko ang gobyerno na galawin niyo ako, di ba? Sinainamin ko na, eh. Pero parang nagiging torpe ang gobyerno pag nakikinig lang tayo at pinapabayaan natin ito. Sir, may tanong ako po sa iyo, sir. Sir, sa tagal ng career ninyo, no, ano po ba yung nangyayari, sir, kapag ka ang barangay captain ay yan, katulad ni Talibo, ay miyembro ng CPP at tahasan pang ipinagmamalaki pa niya? Ano nangyayari sa ating mga kababayan? Ang ginagawa po natin dati, ano, kinakausap po natin yung DILG patungkol dyan at papile po tayo ng complaint. Maswerte lang po tayo dito ngayon, dito sa ating area, napaka-aktibo po ng ating RTF LCAP 6. Particularly yung ating J-flat, yung ating LCC 6 na pinapangunahan po ng ating PROSEC, no? Si Attorney Prosimer Gonzalez, napaka-aktibo po niya. In fact, after po na lumabas po ng video na yon, nagpatawag po kaagad ng meeting si Prosec Gonzalez at yung LCC po, no, they initiated a complaint and they filed it to the DILG para po maimbestigahan ang kasong ito. At yung DILG po, ipinadala po itong complaint doon naman po sa MLGOO ng Ibarato. Mayroon pong impending na case dito. Okay. No? At hintayin lang po natin, no? Kasi ang pagkasabi is during election time, medyo hindi po, parang mayroon po silang bawal po daw magkaroon ng ganitong klaseng initiative, no? Bawal po yung mga investigation and then may election time po. But then again, after po ng election period, ang gagawin po dito is magpapapatuloy po yung investigasyon na pinapangunahan po ng ating Legal Cooperation Cluster 6
na si pinapangunahan po ni Prosec Gonzales. Ayun. I think the ano I'm just speaking for a lot of Filipinos, yung frustration. Oh, yung frustration na nanonood ka tapos hindi pa pinoposasan ito mga ito. Yun nga nagtatago sila Franz Castro na hindi nila inaamin. Medyo challenging yon, di ba? Pero ito, umaamin na siya. Oh. Sinasabi na niya di ba? Tsaka bit-bit niyang flag, ma'am, ng NTA. Yeah. Openly in public. So that's, I'm just giving voice, sir, to the frustration of the Filipino people na sukan-sukan na at pagod na dito sa CPP, and we're very eager to end this bloody chapter and start a new one. Actually, we've already started at hindi sila kasama doon. Yes.